Sobrang hindi nga bawa nila. Oo nga. Dati ang matagong kayo lang talaga. Thank you.
Hear me out. Do I still need to shout? Want to know what this is all about? This is because of you. You who didn't care, who didn't bother to care and ask me what's wrong when I'm drowning in tears, trembling in fear. This is because of you. You who witnessed the wrong and but pretended to be blind and said you didn't mind that someone out there is hurting. This is because of you. Your selfishness, your foolishness, your enviousness, your carelessness. I am tired. Won't you hear me out? My throat aches and I couldn't shout. Listen to me. Let me out. Tanga, bobo, pangit, malante, ang sampit nyo. Mga salitang naglalarawan sa hindi ako. Hindi madaling mabuhay sa mundong puno ng pangungutya. Sa mundong wala nang ginawa kung hindi ang mahusga. At lalong mahirap mabuhay sa mundong sindali na isang pagpindot lamang. Ang pagwasak ng iyong katauhan. Ako ay biktima na hindi nabigyan ng justisya. Asan nga ba ang justisya sa mundong nakapaloob sa isang panginahin na wala ni isang pag-aakalang magtutulong ng ganito kalaking kaguluhan? Ako ay biktima na hindi inaakala sa website na ang tanging kampanin lamang ay ang sumunod sa gumagamit. Mga website na walang kasiguraduhan sa kaligtasan at sa pagiging pribado ng manggagamit. Hindi ko maipapangakong sa pag-iingat ay mawawala ang banta ng masasamang gawain ng mga panginahin. Ngunit aking ipapangako na sa aking paggamit ng teknolohiya ay aking pangangalagaan ang aking pag-isa, pagiging pribado at pagrespeto sa ari-arian ng iba. Ako ay magiging maingat sa mga ibabahagi dahil ito ay maaaring makasakit, makapagbigay ng pribadong impormasyon at maaaring magbigay ng banta sa seguridad. Hindi lamang sa aking sarili, pati na rin sa mga taong konektado sa akin. Aking susuriin ng mabuti ang aking mga sinasabi dahil ito ay maaaring maging atake sa iba at makasakit sa kapwa. Ang buhay sa loob ng isang panginahin ng isang website ay dapat na ingatan at mangalagaan. Hindi sa paraan ng pagiging aktibo sa pagsasaad ng mga isipan at damdamin, kundi sa paglilimita sa sarili upang makaiwas sa gulo, sakit, at sa panganib na nakapaloob sa paggamit ng mga ito. Ako ay naging biktima ng cyberbullying. Ako ay naging biktima ng kawalahiyaan ng iba cyberbullying. Ako ay isa sa maraming naging biktima ng kawalang respeto ng iba cyberbullying. Ako ay naging biktima ng mga taong walang ginawa kung hindi manghimasok sa buhay ng iba cyberbullying. Ilang libong tao pa ba ang kailangan dumaan sa paghihirap na ito? Ilang libong tao pa ba ang kailangan ng sakripisyo ng kanilang buhay para lamang maipaalam sa iba na totoo na to? Ilang libong tao pa ba ang kailangan dumaan sa panganib para lang ipakita na ito ay hindi isang biro na tatawanan lamang at ipagsasawalang bahala? Dahil ito ay isang seryosong paksa na kinakailangan ng kamalayan. Ano ba ang iyong nagawa? Ano ba ang hindi mo nagawa? Ano nga ba ang kaya mong gawin? Siguro na may narinig niyo na ang tinig ko. Aking tinig na mag-iiwan ng marka sa inyo. Oo, pinapatawad ko na kayo. Isang bagay lang ang hangad ko. Hindi ama.